Namimiss mo na ang papa? Ha? Ay, uwi na kayo. Uuwi naman ako. Malapit na. Malapit na, huwag ka nang umiyok. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. Good afternoon mga buddy, welcome back to another vlog. Naranasin na bang mabawasan ng maramihan ng inyong subscriber count? Nagtataka kayo kasi araw-araw nyo sinecheck ito at bigla nyo na lang nakita na nagbawas ito ng 10, 20 o mas madami pa. So pag-usapan natin yung mga buddy, pero bago ang lahat, samahan nyo muna kami na susundo sa mga kasama namin na galing sa bakasyon. Paalis na nga kami ngayon mga buddy dito sa accommodation at papunta na kami sa Kingkalin National Airport. Kasama ko si Ramil. Kung matatanggan nyo, last November 16, inihatid namin sila. Kasama rin namin si Aldi. So ngayon, kasama namin ngayon ang bagong driver na si Ali. Siya yung bumalik sa aming driver dati na si Abu Sama, kung saan ay nasa bakasyon din siya. Dito na tayo ngayon sa parking ng arrival at papunta na nga tayo dito sa taas upang sa ganun ay masundo natin yung ating mga tropa na bakasyonista. So another 2 years na naman yung kanilang bubunuin after ng 42 days na bakasyon. Napaka ikli ng bakasyon na yun. Kung tutuusin, talagang kailangan lang talaga magsakripisyo at mawalay sila sa pamilya. Ganun din ang mararanasan natin dahil malapit na rin tayo magbakasyon mga buddy. So ayun mga buddy, nasa baba na yung ating mga tropa. Naghihintay na sila sa may parking. Hindi na sila dumaan dito sa mismong taas ng arrival. Andito na tayo sa mga parking mga buddy. Pakunta ko na nga si Ronald at sinabi nila na nasa 107 sila. So yung nakapark na van namin ay nandito sa may malapit sa 111. So ngayon pinupuntahan ko na ito na si Diego. Ayun na siya. Welcome back to Riyadh. Welcome back to Riyadh, buddy. Yo. What's up, guys? What? Welcome back, welcome back. Bro. Malungkot talaga no? Sama ang pakiramdam ko, lalagnat ako. Ay sus. So nandito na yung tatlong tropa. At isa na lang hinihintay namin. Okay. So kulang pa ng isa, wala pa si Enal Jumaano. Still here mga buddy sa parking area ng arrival kung saan nga ay dumating yung ating apat na kasamahan. So isa na lang yung ating hinihintay dahil medyo na delay siya. Dito pupuntahan ko dito sa mismong exit. Okay mga buddy, mabalik tayo doon sa topic natin kung saan sinabi ko nga kanina noong umpisa ng video na to. Kung napapansin nyo, minsan nagbabawas ang YouTube ng mga subscribers kagaya ng naranasan ko nung isang araw nung umaga nung mag-check ako kasi daily naman tayo nag-check ng ating YouTube Creator Studio.
napansin ko na biglang nabawasan ng 20 subscribers. Sabi ko, ang dami naman kung lahat ng mga ito ay mag-unsubscribe, diba? Pero yung pala, ang dahilan pala nito ay nagkakaroon ng internal cleansing ang YouTube na kung saan nga ay inaalis niya yung mga spam accounts or yung mga suspended accounts. So, yun ang dahilan kung bakit pala nababawas, kumbaga sinasala na ni YouTube yung ating mga subscribers, kung sino yung mga hindi na active. So yun ang dahilan pala mga buddy kung bakit binabawas ni YouTube yung mga ganung kadami na subscribers. Pero hindi naman dapat tayo mag-alala, ang importante doon ay yung views naman at saka yung watch time na nakikreate ng ating YouTube channel. At sinisigurado din siyempre ng YouTube kung ano yung mga account or yung mga nag-subscribe sa'yo na worth it, kumbaga sa mga advertisers. Kaya yun ang purpose kung bakit nagbabawas ng maramihan na subscribers. Hindi dahil sa nag-unsubscribe sa'yo ang mga subscriber mo, kundi ganun pala. Pero ang isa ding minor reason kung bakit ganun ay siguro kung halimbawa ang inumpisahan mong channel ang content ay gaming, tapos nag-switch ka sa ibang content, so yung mga nag-subscribe sa'yo sa gaming na yon, halimbawa sa Players Unknown Battleground ka, nakilala, tapos nag-switch ka sa ibang games, sa Call of Duty. So yung mga subscribers mo na mahilig sa Players Unknown Battleground o PUBG, syempre mag-unsubscribe sa'yo dahil nga akala nila yun ang laman ng channel mo pero nagbago ka. Pero yun ay bihira lang mangyari. Ang talagang main reason na kapag maramihan na nakikita mo na bumaba yung subscriber count mo ay dahil nga sa ginagawa na paglilinis ni YouTube. Still waiting pa rin kami dito sa may entrance ng arrival. So yung tatlo, nagkakape na. You know? Pasensya na ba siya? Naantala kasi nagkaroon ng bere yung padala eh. Hindi ko alam kung ano nangyari pero mamaya mahababang story eh. Salamat sa pagsundo at pag-antay. Siyempre. Yan yung mga tunay na friends. Kumusta naman ang ating bakasyon? Masaya, may halong lungkod at syempre hindi mawawala yung stress din. Natural talaga pero masaya dahil nakasama, malungkot dahil another 2 years naman mga ipagkasapalaran. Oo nga eh. Tapos ganun talaga, stress dahil wala nang budget. Mag-aantay pa ng isang buwan bago magkaroon ng budget. Ganun talaga. Pero yun yan. Ang problema yan, nandito naman yung mga kasamahan eh. Yeah. Diba? Tama. Pero yun yun. Salamat sa mga nagsundo. Sa kay Supremo. Supremo Vlog. Gagawa na ako ng aking YouTube channel. Yun! Anong title? Anong title? What's up guys? Tayo? What's up guys? So na-miss nyo si What's up guys, no? Na-miss nyo. Ganda na kita mag-aaral. Enjoy. Convenience. Oh, stress na naman dito. Okay. Let's go. Ali. Ay, salamat. Nandito na yung mga tropa. Yes, Milo. American. Okay. Wow, kayo yung trivia lang. Okay. Welcome guys. Welcome. What's up guys? What's up? So, dito na kami. Dating ng maluwalhati ang ating mga bakasyonista. Salamat sa mundo. Galing mo to ha?
Gitmitin nyo na yan. Okay, umapi boss kila. Welcome, welcome. Congratulations. Good job for bringing them here alive and kicking. Isa sa pinakamapait na katotohanan ng pagiging isang OFW ay ang pagtatapos ng araw ng iyong bakasyon at ikaw nga ay magbabalik na muli sa bansa na iyong pinagtatrabahuhan. Para bang napakabigat sa loob at ayaw mo nang umandar pa ang orasan upang sa ganon ay patuloy pa rin kayong magkakasama ng iyong mga anak, ng iyong asawa, ng iyong kapatid, ng iyong mga magulang. Bawat hakbang ay tila ba napakabigat sa dibdib habang ikaw ay papalayo sa iyong mga anak at nakikita mo sa kanilang mga mukha ang pangungulila na naman ng 2 taon. Pero kailangang paglabanan mo ang lungkot at isipin mo na lang na kaya kayo magkakalayo muli ay para rin sa kanilang kinabukasan. At darating din ang panahon na kayo magkakasamang muli at hindi na kayo maghihiwalay magpakailanman.